Pinapayuhan ng Department of Health ang mga tiga-Visayas at Mindanao na bawasan ang paglabas para maiwasan ang pagkakasakit dahil sa haze o yung usok mula sa Indonesia. Kung lalabas man, ang rekomendasyon nila magsuot ng tinatawag na N95 mask. May report si JP Soriano. Kuha ito hapon itong Sabado sa Sumatra, Indonesia. Namula na ang kalangitan dahil sa haze dulot ng lumalalang forest fire doon. Mala planetang Mars nga raw ito, sabi ng netizens. Ayon sa PAGASA, bagamat kumpirmadong umabot na sa Pilipinas ang haze sa Indonesia, malayo pa ang naranasan natin sa sitwasyon doon. Pero sabi nila, huwag daw sanang magbago ang direksyon ng hangin dahil baka ma-haze ulit sa ilang bahagi ng Visayas, Soccsaryen Region at Palawan. Ang minomonitor natin, huwag magkaroon ng bagyo na posibleng makapag-enhance ng southwest monsoon natin at maging southwest yung wind flow ng direction galing dun sa south natin na area. So, dadaling niya yung haze? Dadaling niya yung haze, sihilahin at kung masusustain yung hangin na yon. Gayunpaman, naglabas na ng abiso ang Department of Health sa publiko, lalo na sa mga taga-Visayas at Mindanao na hanggat maaari, bawasan muna ang paglabas sa kalsada. Kung di maiwasang lumabas, dapat magsuot ng dust mask. Ayon sa DOH, ang sandaling pagka-expose sa haze ay maaaring magpalala sa kondisyon ng isang taong may sakit sa baga at puso. Bagamat makatutulong ang lahat ng uri ng face o dust mask, gaya ng mga washable o nalalabhang face mask, N95 mask ang uri ng inirekomenda ng DOH. Ipinakita ng DOH ang tamang pagsuot nito. Dapat daw idikit sa balat sa mukha at dapat nakadikit sa bridge ng ilong ang natutuping bahagi nito. Tiyakin din daw na maayos na naisabit sa inyong tenga o ulo ang N95 mask. Nasa 50 hanggang 60 pesos ang halaga ng generic N95 mask sa mga butika at drugstores. Pero dahil may kamahalan ng N95 mask, sabi ng DOH, pwede naman daw itong gamitin ng ilang araw dahil lalo na hindi naman ito ganun katagal gagamitin sa kalsada. Pero ang huwag nyo daw gagawin ay baliktarin ito ng ganito at ito naman ang gamitin sa inyong ilong dahil sigurado raw na mas lalo kayo magkakasakit dahil nasala na ang mikrobyo doon. Sa ilang butika sa Maynila, mas mabenta na raw ang mga N95 mask. May mga umuorder na nga raw ng mga mas makabagong N95 mask na ito na magagamit na hanggang 6 na buwan na ang halaga ay nasa 650 pesos hanggang mahigit 1,000 piso kada piraso. This month, medyo tumaas yung bumili. Medyo dumami. Sabi ng DOH, wala pang reports kung may mga nagkakasakit na ang sintomas ay may kinalaman sa haze. Pero nauna nang sinabi ng DOH na inihahanda na nila ang supplies ng N95 mask dahil sa haze sa Indonesia. Pero ang mga disposable surgical mask gaya nito, pwede rin bang gamitin bilang protection sa haze? Pwede ho ba ito? Well, preferably talaga yung N95, no? Kasi syempre, depende kasi sa particles eh. Okay. Like ito, kita nyo na, manipis. Mm-hmm. So pwede pa rin mag-penetrate yung less than 2.5 micrometer. Ayon sa DOH, may tamang paraan din ang paggamit ng ordinaryong surgical mask. Kapag may sakit at magsusuot nito, dapat puting bahagi ang nakadikit sa ilong o nasa loob at ang kulay asul na bahagi ang nasa labas. Baliktad naman ang gagawin kung ang magsusuot ay walang sakit at ayaw mahawa. Sa pag-iikot namin sa Maynila, ilang commuters na ang nakita naming naka-face mask. Ang paggamit ko po ng mask po, araw-araw po ako nagpapalit kapag pupuntang school. JP Soriano, GMA News.